Libo na lamang ang natira sa apat na magkakadikit na bahay sa Maravilla Extension sa mga Tarim, Pangasinan matapos sumiklab ang sunog magtatanghali noong August 25. Hinihinalang isang lumang fuse ang pinagsimulan ng sunog. Isa sa mga nasunugan ang pamilya ni Sir Lynn. Ganun paman, kanilang ipinagpapasalamat na kaligtas ang kanyang 5 buwang gulang na sanggol at 9 taong gulang na anak na nooy natutulog sa loob ng kanilang bahay. Hindi ko rin po in-expect na ganun yung mangyari kasi po galing po kami noon na nagpabunot ng ngipin yung sa ito po ayoko po siyang matagtag na syempre nagpabunot po ng ngipin kaya iniwanan ko po. Tapos yung panganay ko po pinabakuna ko po sa Kasilagan yung anti-rabies kaya iniwanan ko na po sila kasi po medyo malayo. Ito ay dahil sa tapang na ipinamalas ng 14 taong gulang nilang kapitbahay na si Leonard. Bago kasi sumiklab ang sunog, nagtungo ang binatilyo sa bahay ni na Sir Lynn para makipaglaro. Yung nakita ko po yung bata, pumasok na po. Binuhat ko po yung bata tapos linabas ko po. Tapos binigay ko sa kapitbahay. Tapos nakita ko po yung barkada ko na tinutulak po yung mga garong. Sinamahan ko po siya. Tapos nung lumaki na po yung apoy, wala na po kami nagawa. Nung pagkakuha ko po yung bata, bumagsak na po yung second floor. Inalalayan niya rin palabas ang 9 taong gulang na bata. Anya, hindi na raw niya naisip ang maaring mangyari sa kanya, mailigtas lang ang 2. Baka may kwan rin po sila sa sunog. Malaking pasasalamat ko nga po sa kanya dahil nakuha niya agad yung 2 ko pong anak. Kundi nadamay po sila sa sunog. Ito si Leonard Zambrano from Maravilla Extension, bayan po ng mga Tarim. Nagkaroon po ng sunog no, sa kanilang lugar. Naiwan po yung 2 bata dun sa apartment, sa bahay. Isa pong 5-month-old na bata, si Jonella Pulido, at isang 9-years-old na bata, si Jonna May Pulido. So siya po, when he saw that walang mag-rescue, natutulog pa yung mga bata, he bravely went up the second floor of the residence and rescued the 2 children. Okay, so palakpakan po natin. Dahil sa kabayanihan ng binatilyo, kahapon September 4, sa flag ceremony ng provincial capital ng Pangasinan, binigyang pagkilala si Leonard. So palakpakan ulit natin si Leonard. Barangay election po ngayon. Ang tanong, kaya ba ng mga tumatakbong barangay officials ang ginawa ni Leonard? Tama po ba? Isang magandang basihan for us to actually gauge the level of service that we, all of us, are included, no? That we have to render to our constituents. Bukod sa parangal at pagkilala, handog din ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang ilang tulong pinansyal para sa binatilyong bayani. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.